Hi guys. Good morning. Happy blessed Sunday. Sa ating lahat. Yan, ayusin ko po ang aking mobile. Yan. Panag po akong gumawa ng stand. Meron po akong stand. Dalawa-dalawa binili sa cellphone. So ito binili lang po niya ako ng chicken rice with soup. And addicted po na asawa sa ganyan. Every Sunday. Eh, gasa na po natin. Sabi ko, huwag niyang itapon ng container. Kasi silang mga puti, pagkakatapos kinain, ginamit, or may bumili ng pagkain, tinatapon nila ang ganito guys. So, para sa akin, kaysa bibili ka, isave mo na lang, di ba? Kasi minsan nagluluto po ako ng mga pagkain. Minsan, nabibigay po ako ng mga pagkain sa friend. Lalo na pag nagluluto po ako ng marami guys. Kasi ang intention ko, makabigay po sa kaibigan ng pagkain. Kasi binibigyan ka, minamahal ka ng kaibigan, mahalin mo rin sila. Gaya ng pagmamahal sa'yo guys. Ganun lang yun. Baga give and take nga. So ayan. Tinatapon niya to, sayang naman. Wala po kasi kami ganito. Mura lang naman to guys, kaya lang sayang bago pa. Ayan. Sige natin dito guys. Hindi po ako nagtrabaho ngayon guys kasi tamad ako. Meron po akong masal. Para malinis yung lahat. Hindi po ako nagkape, minum ako ng coke. Ito po guys. Nalilinisan po ako. Pero may trabaho po ako, kaya lang nasa sa akin po. Kung gusto kong pumasok, kung ayoko. Nasa sa akin naman po, tsaka yung oras. Kung gusto kong damihan ang oras ko, nasa sa akin din po. Kasi mga amok, wala naman din naman po sila. Kumbaga, tiwala na sila sa akin, guys. Hindi sila nagpupunta doon kung meron lang kailangan, o may problema, o meron lang akong pabibili. Ganun lang po, guys. Hindi po sila yung maya-maya, sikan-sikan dito sila ganun. Kasi una sa lahat, guys, iwala po sila sa akin. Mas tagal ko na po nagtatrabaho doon, 7 years. So, Diyos ko, parang hindi na po, parang akin na po yung trabaho. Parang sa akin na po yung business. So, ito. Okay. Guys, nagluto ang akin. Parang hindi niya nilinis doon dito. Kinamanta akong kumain kagabi kasi nagtitiktok ako. Tapos gusto kong kumanta. Nakalimutan ko nang kumain. Ayan. Tapusan natin lahat guys. Para malinis. Ang lahat. Kulong tayo ng tubig guys kasi kailangan kong lagyan ng tubig to diba mamaya okay lang mamaya so dagdagan na natin marami naman pa so ayan ang cute nila guys o nilagay ko lang sila sa drapon ayan ang cute diba guys napakaganda. Binig ko sa halaman niyan guys. So, yan, binigay po ng kaibigan ko sa Perla. Sayang daw. So, why not nga naman. Inusin natin to guys.
Yan guys. Tayin natin ang ilaw. Papaya ko dyan guys sa taas. Tayinugin ko yan. Yan. So, punta tayo sa likuran. Naglalaba po ako kasi nakalimutan ko po. Iligay sa washing machine. Ah, sa dryer yung nilaban to kagabi. Mainit guys ngayon. Medyo maganda sana yung may konting ulan-ulan at least mabasa yung halaman. So ayan, malalaki ng aking kalabasa. Ayan, kailan lang tinanim. Ngayon, ayan na po siya guys. Oh, ilang araw lang tinanim to guys. Napakabilis. Palibasa na sa lupa sila. So yung talong ko yan, tumalaki na. Yung kalabasa, napakabilis. Halos 3 araw lang guys. 4 araw lang yan. Tumubo agad. Kalabasa din yan guys. So gusto ko, sabi ko sa asawa ko, pabayaan niyang magkuhan sila dyan sa lugar na yan kasi malaki naman po. At least meron kaming kalabasa. Meron akong talbos. May makakain, di ba? Kasi yung kalabasa na to guys, natikman ko, ang sarap. Napakatamis. Napakatamis yung kulay orange. Orange na orange. Kaya tinanim ko. So at least kompleto na. Pinakbit, ika nga. Kung gusto mong maglaswa, meron kang kalabasa, meron kang, ang kulang na lang sa akin guys, wala po akong malunggay. Gusto ko po magtanim ng malunggay dito. Hindi ko po alam saan ako kukuha ng puno para itanim dito guys. Ayan, gustong gusto ko rin po yung malunggay, yun na lang po yung kulang sa akin. So ito, pagka nagsitanda na yan, mangunguha tayo ng binhi, itong mga gulay na to. So magtatanim tayo, at least meron tayong binhi, hindi na tayo bibili, di ba? So ayan, ganda ng panahon guys, sana umulan para kahit papaano eh mabasa ang lupa. So ganito po yung ginagawa ko guys, maya maya po eh maglilinis tayo kasi mamaya meron akong masad, meron akong lilinisan. So tinamad na po ako magtrabaho kasi ilan lang naman po yung customer, may darating po mamaya yung group ng Cobham. So naka-prepare na po lahat yung mga gagamitin lang room, malinis na naman. At saka meron na pong nag-iwan na po ako sa office ng mga room nila, number, makikita naman nila yung usually. Alam na nila kasi regular customer po sila. So ayan guys. Gusto ko po nag-i-stay dito guys sa aking garden. Relaxing ba guys? Ayan ako. Tapos ayan ako, ayan. Nakaupo ako. Tinitingnan ko po sila araw-araw. Pinagmamasdan ko kung may snail. Nakakaanghala ang garden guys. Sa totoo lang. Nakaka-relax. Kahit may problema ka. Yung parang ang laki ng ibig sabihin, nagiginhawaan ka. Pakiramdam mo kahit stress ka, magpunta. Tingnan mo lang yung garden, kahit hindi gulay, mga garden na magagandang halaman. Parang gamot din po siya sa guys sa atin, sa health natin. Nakakatulong siya talaga. Kasi ako nga nararanasan ko, kaya nasasabi ko po guys. So, yun na nga, may napanood po ako sa YouTube, Facebook ngayon. Pilipina din. Ayun, sinasabi niya tungkol sa mga nag-abroad, yung mga naghihingi sa Pilipinas. Tama nga naman siya. Hindi naman ko mo pamilya mo, eh lahat ng pamilya mo, eh matutulungan at bibigyan. Kasi nga, tama nga naman, may sarili din kami. May kanya-kanya din buhay na dapat din ayusin at lahat naman may problema. Ang hirap kasi, pag alam nilang nasa abroad ka na, tinan mo guys, okay, dito ako. Ayan, nakita nyo itong uod na to guys. Sisirain niya na itong dahon na to. Ayan na. Ayan na siya guys. Oh, you see? Ayan na po yung mga peste. Kaya kailangan talaga tini-check up lahat ng halaman. Katulad nito. Dito na to guys. Oh, pero tinan mo, nakain din. Ay nako, nakaka-imbier na. Kaya ang ginawa ko guys, inani ko na lang yung iba. Kahit hindi pa ganong malaki, kinuha ko na. Kasi hindi po ako natutuwa, kinakain nila yung dahon. So, tinong yung kamatis, tinitira na naman niya. Oh, meron na naman mga insekto. So, yun, sa buhay sa abroad, talagang, ewan ko ba, nakagawian na nga naman nasa Pilipinas. Na pag nasa abroad ka eh, pag nagbigay ka minsan, kagaya ko guys, ako,
sa totoo lang, to be honest, huwag na tayo magpakimig. Ako, hindi ko alam, habang buhay siguro pasan ko yung mga anak ko. Ako lahat ang, yung paghihingi nila at saka pangailangan nila, parang wala nang katapusan din, guys. Walang tigil. Yung parang bilang tao, pagod, nararamdaman mo rin yung pagod ka, kasi talagang pagod naman ang trabaho ko dito. Yung bang simula, bigyan mo ng bahay, bigyan mo ng lahat, bigyan mo ng, may mga trabaho naman. Kaya lang parang, ang hirap po guys, kahit na pamilya. Nakakakuan din. Parang yung nararamdaman mo na minsan, parang hindi ka na iniintindi, ganun po ang nangyayari. Kailangan sa bawat hiling nila, sa bawat problema nila, bawat, lagi na lang may problema guys, na wala nang katapusan. Minsan wala mang kabagay-bagay. Hindi man nila iisipin yung tao na gaya ko. Hirap ako sa trabaho, nag-iisa lang po ako. Minsan 11 room lahat trabaho ko. Minsan gusto mo na sumigaw para ilabas mo lang yung nararamdaman mo. Minsan hindi mo naman kasi lahat masabi din sa asawa mo, dahil yung asawa mo, apam, puti. Kasi iba po yung kwan nila, patakaran sa buhay. Ito po sa Pilipinas, walang, yung pagtulong guys, totoo, parang habang buhay mo silang tutulungan. Matatapos lang siguro pag namatay ka na, ganun lang. Papahinga ka lang siguro pag namatay ka na, ganun lang ang kasagutan guys. Sabagay, nasa sa iyo naman na tao, kung gusto mo na kahit anak kong pa, ano mo sila, kung nakatulong ka na, hindi na masama, di ba? Kagaya nung sa pinsan ko, tinulungan ko na, na yung nanay niya, abang buhay, tinulungan ko hanggang sa namatay, yan, pinakalas, tinulungan ko rin. Hindi po ako nanunumbat, kaya lang, pisan lang ako, pamangkin lang ako. So, naging maayos naman yung buhay, maganda naman yung buhay nila nung kapanahonan. So, hindi po ako nanunumbat, pero may hinanakit din ako sila, pero hindi po ako nagtanim. Tumulong po ako. Ngayon, namatay nanay, yun naman anak. Ay Diyos ko, nakatulong naman po akong ilang beses. Ay Diyos, pag-gising mo na umaga, mababasa mo, minsan liwas-liwas sila ng mga anak ko. Yung bang pag-gising mo, imbes na mabasa mo, good morning, kamusta ka na, huwag mo na pabayaan sarili mo. Hindi, mababasa mo, puro problema guys. Sino ba yung marirelax ang isip? Natural, pagod ka sa trabaho. Tapos minsan tatrabahuin mo nga, tatrabahuin mo lang, hindi mo yung perang kikitain mo, nakalaan na. Siyempre, tao ka lang din, makina nga, napapagod, tao pa kaya. Siyempre, ako din, di ba? So, ayun po guys, kaya nga, yan po yung mga sakit sa Pilipinas na wala naman po akong pinagkukuan. Alos naman minsan po sa pamilya ko lang naman din, kung nakaka-relate tayo bawat isa, yung mga nandiyan sa Ortodogulo. Napakahirap nga talaga. Napakahirap. Ako nga, may asawa na akong puti ah. Tinutulungan na rin mga anak, pero ako din, tumutusin nga yung kinakayod ko eh. Yung part time na to dapat sa akin na lang, sa sarili ko. Enjoy ko yung sarili ko sa pinagpagurang. Pero hindi po guys, anong nangyayari? Yung mga racket ko, napupunta rin po sa kanilang lahat. Sa mga apo ko, may problema, may nakagat ng pusa, may nakagat na aso. Ay Diyos ko, nakaka-imbier na guys. Sa totoo lang, nakaka-imbier na. Alos sa araw-araw, may nakagat na pusa, may nakagat na aso. Problema mo lahat. Kaya, hindi ka nga lang din magiging matatag guys. Misan manghihina ka na rin, kasi bakit ka sa sobrang pagod. Misan, siyempre, ang trabaho mo hirap. Misan gusto mo matapos lahat ang trabaho para makauwi ka na. Para makarelax ka na. Pero hindi po ganun eh. Hindi ka marirelax. Parang inuunti ang buhay mo. Hanggang sa manghina ka, para ang ganun ang nangyayari. Bigyan ka ng problema hanggang tumigil ka na. Ganun po ang nangyayari guys. Parang yung bansa kandila, unti-unti ka nauupod. Ganun ang kwan. Ganun po yung pakaramdam ko guys. Kaya, siyempre mga anak mo, pamilya mo, hindi mo matiis. Kaya lang, minsan guys, ayun na nga yung masakit eh. Lalo na kung mabait kang ina, mabait kang lola, mabait kang pisan. Parang ang nangyayari eh, abuso, ganun na po. Direct to the point, abuso na. Ganun po nangyari. Yeah. Eh, hirap pag ikaw tumanda, pag ikaw nagkasakit, buti na lang nandiyan asawa. Kung may asawa ako, kung ano mang mangyari sa akin, nandiyan siya. Pero nakakaya pa rin guys.
kailangan talaga magsikilos talaga ang bawat isa. Kailangan talaga, lalo na may mga pamilya na kailangan talaga nilang tulungan din yung sarili nila, pamilya nila. Kasi kumbaga sa ako din, sa mag-asawa, sobra-sobra na po ang aming naitulong. Bahay, lahat, gamit, timpon sa mga bata. Hindi ko po inukuan. Gusto ko lang po sana silang matuto. Kasi hindi naman habang buhay, nandito po kami sa mundo. Kasi sila din po ang nakakaawa, darating ang panahon, di ba? Yun lang po ang para din sa akin. So, minsan nga, wala na rin akong maibigay. So, ang gagawin ko, magkikemi-kemi ako sa aking jowa. Makungari, pag may masad ako, ganyan. Ibigay ko, pero wag kang minsan, di ko na ibibigay. Kasi wala nga laman ng wallet. Mabait naman po ang asawa ko, guys. So, yun na, ibahagi ko lang po ang aking buhay sa inyo, guys. Kung anong problema. So, tinitingnan ko po itong mga halaman ko kasi pati okra parang tinatarget na naman nila. Ang kakyut na mga okra, sis, oh, mga kapatid, mga kabalen. Oh, tinan nyo yung mga okra ko, ang lalaki na, guys. Ang tataba. Ayun, may mga butas-butas na naman yun, oh. Parang tinatarget na naman ng mga uod. Yung talino, ayan, pungkwa natin, oh. Alukbati. Sarap niyan. So, yan. Hanggang dito na lang tayo, guys. Ito po ang ating kabanata itong araw na to. Lagi na lang merong maalaala mo kaya. So, ingat po kayo lagi. Ayan o, tinan nyo. Ang ganda ng kapaligiran. Ang ganda ng langit. Ang ganda ng dagat, guys. Napakaganda ng dagat, pero mapanganib. Tahimik, pero mapanganib yan. Takot po ako sa dagat, guys. Lalo na hindi po ako marunong lumangoy. Yan, guys. Yan po ay lahat ay nila lang ginawa ng Panginoon. Ayan, napakabuti ng Diyos, guys, sa ating lahat. Lalo na ako, daming pagsubok, pero nandiyan sa lagi. Salamat kay Lord. Sa umaga, magpasalamat at nakita pa natin ang liwanag sa araw-araw. Hindi tayo binangungot. Ang pamilya natin, maayos, healthy, at nailaraos natin sila sa bawat oras, sa bawat araw na nagdadaan. Yun po ay pasalamatan natin, guys. Maghingi lang tayo ng patawad sa araw-araw. So, ayan, kinain na naman ng crab yung aking kwan dito, oh. May butas po dito, ayan, oh, nakikita nyo, may crab siya dyan. Ayan, ayan, ito, oh, kinain niya, oh, kinain niya to, guys. Buwisit tong, ayan, dyan ako naiinis, eh. Bumutas na naman sila dito, oh. May butas, may crab niya, nakita akong pa, eh. Kinain niya to. So, ayan, guys, dito na lang tayo. Ingat po kayo lagi and God bless to all. Guys, my YouTube channel, mga kabalen, mga friend, mga palangga, to everyone. To help my vlog, guys. Yan. Ingat po kayo lagi. Happy blessed Sunday to everyone. Bye-bye. Mwah-mwah.